Hello po mga ka-adventure. So welcome sa aking YouTube channel po. Ngayon po ay magbababa na po kami ng mga fry po natin na napisa. So pina-final check na lang po namin yung fish pan po na paglalagyan po natin, yung ating nursery pan. At maya-maya pagka medyo malamig na po. So ang oras po natin ngayon is 5:00 PM po ng hapon. So palalamigin pa po namin yung tubig galing sa yung sa fish pan po natin. Kasi nga po pagka po binaba po natin ng medyo maaga-aga, yung for example mga 4:00, mainit-init po yung tubig, medyo delikado po sa fry po natin yon, mga ka-adventure. Basta ang importante po, hintayin nyo po na lumamig po ang tubig. Depende po yan. Kung gusto nyo po umaga, yung mga around 5:00, yan, pwede po yan, 5 to 6, yung papunta ng painit, at least nandun na po sila sa baba. Pwede rin pong hapon, kamukha po ng ginagawa ko. So, sa mga bumibili po ng fry, mga ka-adventure, ma-advise ko lang po sa inyo, bago nyo po kunin yung mga fry po ninyo or yung mga fingerlings po ninyo, sabihin po ninyo sa supplier po ninyo, at least i-condition po nila, huwag po nila munang ipakainin. Kasi nga po, lalo na kung malayo po ang biyahe, kailangan po medyo gutom ang mga hito po natin. Sa kadahilanan pong pagkayan po, binyahin nyo na busog, may tendency po yan na magkakapatayan po. So, iniingatan din po natin. Ito po, ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung pagbababa po natin ng mga fry. So, panalangin pa rin po natin ito na maganda pa rin ang ating resulta, kasi hanggat hindi po sila napapaabot na ng size po na 2 inches to 3 inches, medyo delikado pa rin po ang kanilang sitwasyon. Kasi nga po, maliliit pa po talaga. Pagka umabot na ng mga 2 inches yan pataas, medyo doon na tayo, masaya-saya na po tayo nun. Kasi hitong-hito na po sila. So ito po, ipapakita ko po yung aming ginawa. Ayan na po mga ka-adventure, nililinis na lang po natin siya, pinatatanggal na lang po natin yung naiwan pa na asola. Sa kadahilanan pong pagkayan po, talagang kahit konti lang po na mayroong naiwan dyan, ako po, napakabilis pong kumapal. At pagka po kumapal po yan, kasabayan po ng ating mga hito, kasi po yung hito po, hindi po asola, duckweed po pala. Yung duckweed po kasi na yan, hindi po yung kinakain ng ito. Ang pwede pong kumain lang dyan, mga alaga pong hayop, na bibe, manok, yan, okay po yan. Sa tilapia po, pwede pong pakain yan. So ang hito po, sa napansin ko po sa kanila, hindi po nila yan kinakain. So kusa po yan darami, tapos iniiwasan po natin na makover uulit yung fish pan po ng duckweed. Kanya uunti-unti na po natin tatanggalin yan. So ayan po, konting-konti na lang po yan. Pagka medyo lumakas pa ang hangin bukas or mamaya po, nasa gilid na po at masasalap na po ng maayos. So tinesting na rin po namin yung pinaka shower po nila. Pinandar ko po yung submersible. So tinek na po ni Kuya Sandy. Ayun, tinatingnan na po natin. Sa kadahilanan pong kailangan bago po ibaba, okay na po yung ating nursery pan. Okay po mga ka-adventure, ayan, binababa na po natin sila. So nagre-ready po kami ng mga oval. Dito po namin nilalagay sa kadahilanan pong malapit lang naman po ang pagbababaan po natin. So ito po ang gamit ko po. So merong nabibili po nito sa mga pet shop po Ayan. So sinasalap ko lang po siya sa loob, paunti-unti. Pagkatapos po, ayan, ikukondisyon ng paisa-isa po. Alternate po yan, kung alin po yung nauna, yun po ang susunod. Sunod-sunod lang po. So ayan na po sila mga ka-adventure. Ayan po. So nawa maging maganda ang ating resulta. Sabi ko nga po sa inyo,
Itong pagbababa po natin na ito medyo maselan pa rin po. So tuloy-tuloy pa rin po 'yan hanggang sa maubos. Ayun po, condition lang ng konti. So ito po mga ka-adventure, tubig na po 'yan galing fish pan. Galing na po fish pan po 'yan. Mga ilang minuto lang po sila diyan, tapos ibababa na po namin sila doon. So, ganun lang po ang aming ang proseso po ng pagbababa. Good morning mga ka-adventure. So, ito, naibaba na po lahat ng mga fry po namin. So, umabot po kami siguro mga past 7 or 8 p.m. na ng gabi. Sa kadahilanan pong magmula po dito, binubuhat lang po namin magmula sa hatchery. Okay. So ito na po ngayon yung ating mga fry. Ayan po sila. So 7 days po magmula nung pinakain po namin sila. Doon po kami nagbababa. So ayan po sila mga ka-adventure. Dito po ay kukondisyon pa po natin sila. Siguro mga palalaki pa po natin yung katawan nila kasi medyo payat pa. Although ang pagkain po namin dito is 4 times sa loob po ng isang araw para po makabawi-bawi po yung katawan nila. Ayan po sila. Visible na po sila mga ka-adventure. Ayan. So sanay na po sila sa tubig fish pan po. Sila sa gilid. Nawa maganda po ang ating maging resulta. Kasi nga po maliban po sa pag-hatch, sabi ko nga po sa inyo, ito po yung susunod na critical stage ng ating mga fry. Ayan po. Nasa gilid po, kung nakikita nyo po mga ka-adventure. Ayan sa gilid. Naglalangoy-langoy na po sila. So, yan. Yung asola po na yan, pipilitin po natin matanggal po lahat yan. Ito po pala, meron pong paunti-unting pumapasok na tubig. Mahina lang po ang tubig. Hindi po namin siya binibigla kasi nga po maliit pa po yung hito natin. So sana po lahat po ng nakikita po natin. Ayan, magdire-diretso na po yan. Lumaki. So kung mapapansin nyo, medyo maganda na po ang galaw. Tapos lang po namin magpakain nito. Ang pakain po pala niyan mga ka-adventure. Sa akin po pag ako po nagpapakain 6 a.m. pagkatapos is 8 or 9 a.m. po. Yan. Susunod po kami. Tapos nag-uulit po kami ng mga bandang 4 o'clock or 5 p.m. So pagkatapos po nun, 5 p.m. Pipitikin pa po namin sila ng mga 8 o'clock p.m. Ayan. So dito po kahit po bombahin natin ng pagkain, okay lang. Depende po yan mga ka-adventure ha, sa ganda po ng inyong buhay. Magdidepende pa rin po yan. So yung pakain po namin yon, tuloy-tuloy lang po yon hanggang siguro po patatagalin po namin sila dito up to 7 days pa. Yung medyo maganda na po at pumipitik na po sila. Bago po natin bubuksan yung ating lambat.
Sa panahon pong yon, medyo maganda na rin po yung lalim ng fish pan. Kanya-kaya na po nila. So idahan-dahan nyo lang po, huwag nyo pong bibiglain. Kasi nga po, maliliit pa po ang ating mga isda. Fry pa po yan. Hindi po yan pwedeng basta-basta po itapon na lang. Dahil po, maselan pa po yan. So ayan na po. Meron pong mga pailan-ilan na nadidisgrasya. So sabi ko nga, normal lang naman din yan. Hindi natin talaga yan maiiwasan po. Po, mga ka-adventure, nasa ilalim po. So okay po mga ka-adventure. Nawa, sabi ko nga po, magtuloy-tuloy po at magiging fingerlings na sila pag itatapon na, pag ipubuksan na po natin ito at maging maganda ang ating resulta. So ganun lang po mga ka-adventure, at sana wala na po magiging magla po tayo magiging problema at magiging okay na po lahat. So yan po, lahat po ng asola po yan, pipilitin po natin yan matanggal. Para po pagkadating po nung pinakawalan po natin sila, hindi po yan kakapal ng kakapal at baka maging problema po natin pag hinarvest po natin. Yung nasa loob po na asola mga duckweed, mga ka-adventure, huwag nyo po munang gagalawin. Kami po hindi po namin ginagalaw. Kasi nga po pagka po sinalap po natin yan, sasama po yung similya. Hayaan na po muna ninyo kung sakaling ganito po ang gagawin nyo. At meron po nagkataon, nakamukha po sitwasyon natin. Hayaan nyo po muna yung mga duckweed dyan. Pagka po pinakawalan nyo na yung mga inyong mga fry, dun nyo na lang po sila tanggalin. So baka po kasi sumabit or maka ano po siya ng mga tawag dito, makakuha po ng mga similya. Fry po, sayang po. Ayan po. So ayan po mga ka-adventure, yung susunod na po natin dito, siguro pagka yung pakakawalan na po natin sila. So magdidepende po yan mga ka-adventure kung ilang araw pa po. Basta ang gusto ko po kasi kondisyon na yung mga fry po natin bago ko po siya papapakawalan. Dahil nga po, itong una sabi ko nga po sa inyo, ito naman, itong nasa baba po na ito na pagbubuhos po ng fry, critical pa rin po yan. Hanggat hindi po sila umaabot ng 2 inches, 3 inches, okay na po, okay na po yun. So marami po salamat mga ka-adventure at tuloy-tuloy lang po ang inyong panonood sa ating pong pagbablog regarding po sa paghihito po. So ito naman po yung from fry to fingerlings na po ang ating itatopic na yung pagkakasunod-sunod. Okay po. So marami po salamat sa inyo mga ka-adventure at magingat po kayo.